Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ako ulit to si Brother Humphrey Ray. At ngayong araw na ito ay sasagutin ko, no, ang mga patutsada ng INC member and defender na si Israel Nono Ponce, na takot humarap sa debate, ngunit nandito sa social media at nagngangak-ngak, no? Napakaingay na parang lahat ng walang laman, kumbaga, na ako daw ay walang kalidad at bobo na kung i-haharap sa kanya. Ngunit ako itong nagtataka, bakit hindi niya ako kayang harapin sa isang debate, no? Napakayabang mo niya na maghamon. Sa katunayan, binabaliktad po ng mga kasama niya na wala daw po akong patunay, no, na naghamon itong si Israel Nono Ponce ng debate. Pero ipopost ko po ito, hindi ko na idadagdag dito sa video ito, ipopost ko po yung kanyang mga comments, no, at maging ang kanyang mga kasama na siya ay matagal nang naghahamon sa akin ng debate at ang gusto pa niya ay video debate. Pero pinapalabas nila ngayon na wala daw akong maipakita upang sa ganun ay parang nag-a-assume lamang daw po ako. Wow, nakakatawa talaga. Ang galing talagang magmanipula ng mga alagad ni Manalo, no? Kung ano ang puno, gayon din ang bunga. Then, ngayon, itong si Israel Nono Ponce, gumawa siya ng video, no? Rinerebat daw niya yung mga sinabi ko doon patungkol sa mga larawan, patungkol sa mga rebulto, no? Sabi niya, pinipilipit ko daw ang Biblia. Pero sa katunayan, wala po siyang natutulan, no? Ito po yung kanyang sinabi, na pinipilipit daw natin, iniiba daw natin ng ibig sabihin yung nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin. Po munang ipapansin sa inyo kung paano nila likutin, kung paano nila bigyang maling pakahulugan o maling pangangatwiran ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ayun, malinaw po, no? Yung sinabi niya na pinipilipit daw natin, no? Iniiba daw natin yung nasa Biblia, no? Pero sa katunayan, sila ang umiiba. Hindi lang nila iniiba yung nakasulat sa Biblia. Hindi din nila ito maunawaan kasi wala silang alam sa Biblia. Sabi nga ng mga kasama nila, they don't use hermeneutics. They don't use exegesis on how to properly interpret the Bible. Ang ginagawa ng mga INCM ito, sampu ng lahat ng mga sulpot na sekta, cherry picking of verses, no? Kaya hindi sila makapunta sa katotohanan. Sabi doon ni Nono Ponce, kinote din niya yung nasa Bible na ginamit ko sa Exodus 20, chapter 20 verse 4 na sinabi ng Diyos na huwag kang gagawa ng mga larawang inaniyuan, no? Ng kahit anong bagay. Gumamit siya ng Biblia, hindi naman niya inunawa yung nakasulat, no? Basahin po natin marapat, no? Kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kasi itong larawan na ito, no? Aminado siyang nagpagawa ang Diyos ng rebulto, sangayon din naman siya na nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Pero ginagamit niya yung Exodus 24 or 20 verse 4 upang sabihin na huwag daw yuyukuran, huwag daw sasambahin ang mga larawan. Kaya ngayon, i-explain natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng talatang iyon ng Biblia. Una, babasahin natin ang Exodus 24, no? Sa English. Sabi dito, thou shalt not make to thyself a graven thing, no? Nor the likeness of anything that is in heaven above or in the earth beneath, nor of those things that are in the waters under the earth. Tuloy po natin sa 5. Thou shalt not adore them, nor serve them. I am the Lord thy God, mighty, jealous, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Okay, napakaliwanag po ng sinabi doon, no? Thou shalt not make unto yourself any graven image, no? No? Sa Tagalog po, ang graven image ay larawan ng Diyos-Diyosan. At ito po yung
ating mababasa, no, kung gagamitin natin ang lexicon, no, yung interlinear o kaya yung strongs, na kung ano ba ang ibig sabihin ng graven image, no, para maunawaan ni Mr. Israel Nono sa Punso. Okay, ito ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 4 sa graven images. Ayan. Okay. Dito po sa Strong's 86459, no? Sa Exodus chapter 20 verse 4. Ang sinasabi po dito, yung salitang iyon pala ay pesel sa kanyang transliteration, no? It's a noun, masculine, which is defined as an idol or image of an idol, no? Carved or graven image of an idol. Pesel po yung ginamit doon, hindi po miklat, okay? Pesel, ibig sabihin idol. So, yung mga ipinagbabawal pala ng Diyos na gawin natin, no, sa ilalim ng lupa, sa ibabaw nito, or sa langit, sa tubig, etc., ay mga larawan ng mga Diyos-Diyosan, no? At na-explain na po natin sa nakaraang video natin na ang mga rebultong ginagamit ng Catholic Church ay hindi mga Diyos-Diyosan. Sumala sa Unang Korinto 8:4. Eh, kung sinabi ng Diyos na huwag ka palang gagawa, no, ng larawang inanyuan o mga Diyos-Diyosan, bakit ang mga INC ginawan nila ng rebulto itong si Felix Manalo, no? At mga larawan, tagtag yung kanilang mga tahanan. Mamaya papakita po natin yung mga larawang iyon. At inaalayan nila ito ng bulaklak, no? Sabi sa 5, huwag daw sasambahin ang pag-aalay ng bulaklak. Oh, hindi pa pagsamba yun kay Manalo? Saan sa Biblia inutos na gawan ng rebulto si Manalo, considering na siya ay isang religious figure? O kung ginawan man ng rebulto si Manalo, bakit hindi nila ginawan ng rebulto o larawan ng ating Panginoong Hesus Kristo at si Maria? Ang rason nila dyan, hindi daw sila tiyak kung ano ang mukha ng Panginoong Hesus Kristo. Dapat lang, kasi sumulpot lang sila, wala silang kaugnayan sa Panginoong Hesus Kristo o sa mga santo o sa mga tao na nabuhay sa Biblia. Wala silang ideya, no, kung anong itsura nila, kasi sumulpot lang sila. No? Sumulpot lang sila. Kaya ang alam lang nila, yung mukha ng founder nila, si Felix Manalo. No? Ngayon, sabi doon sa isang post, no, nang nasunugan yung bahay, dala-dala niya yung larawan ni Manalo. Hindi bale daw na masunog yung bahay nila, basta wag lang daw yung image ni Manalo na mas mahalaga pa daw sa ginto. You see? Napaka-hipokrito, no, ng mga iglesia ni Manalong ito, no? So, babasahin natin ngayon dito sa Roma, no? Roma 2:1, kung ano ang sinasabi ng Biblia sa mga ito. Napakalakas nilang mamaratang, ayaw nila sa rebulto ng mga Katoliko, ng mga banal, no? Na inutos sa atin sa Hebreo 13:7, no? Naalalahanin yung mga banal. Bakit? Si Manalo ba banal? Hindi, isa siyang immoral, no? Ang dami niyang cases, kaya nga dineclare ng korte noon ng Espanyol na siya ay baha de moral, no? Bakit siya gagawa ng rebulto? Hindi naman siya bayani, hindi naman siya santo, no? Ganito po ang sinasabi sa Roma 2:1. Sapagkat saan na yun? Sa Roma 2:1, ganito po yung ating mababasa, no? Kaya itong mga iglesia ni Manalo, sila mismo yung kumahatol sa kanilang sarili. Ito, ganito po ang ating babasahin. Kaya nga, sino kang umahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. You see? Sila na humahatol sa atin, sila din ang gumagawa ng ganoon.
nung namatay si Felix Manalo Inilibing, pati si Eranio Manalo, yung mga members, nagtataas-taas sila ng mga kamay, sinasamba nila, nakasulat sa pasugo, sinasamba nila si Manalo. Nung namatay si Manalo, no, ay nanalangin po sila kay Manalo, no? Yun ay mababasa po natin dito sa kanilang pasugo. Hanapin lang po natin, no, dito sa kanilang pasugo kung ano yung sinasabi at nagpapatunay na ang mga iglesia ni Kristong ito, lalo na si Israel Nono Ponce, no, na isang hipokrito, na sila mismo yung lumalabag sa Biblia. Basahin po natin dito sa pasugo, Mayo 1964, no, patula. Sa ubod ng aming puso at damdamin, nagpakalakad kami ng gintong layunin. Sa sikap ng sugong naghirap sa amin, ang pagtatagumpay, dangal at alindog ng iglesia ngayon ay banal na kaloob. Sa isang pag-asa kami ay nabuklod sa aming dalangin, sa panikluhod. Salamat sa sugo. Salamat sa Diyos. Nako, salamat daw sa sugo. Salamat sa Diyos. Si Felix Manalo. Pansinin dito na noong namatay si Ginoong Felix Manalo ay noong Abril 1963. Sabi sa kasunod na hindi napatula na parang footnote. Kung gayon, patay na si Felix Manalo at nanikluhod silang nanalangin sa kanya. Ayan, nanikluhod daw silang nanalangin sa kanya, no? Si Felix Manalo. Nako, ibig sabihin pala itong mga INC na ito, sila yung humahatol sa sarili nila. Sila ang sumasamba kay Felix Manalo, no? So napakalinaw ng paliwanag sa Biblia, no? Huwag kang gagawa ng imahen ng mga Diyos-Diyosan. Eh bakit nyo ginawa ng imahen si Felix Manalo, no? Ibig sabihin, malinaw po na siya ay Diyos-Diyosan. Na ng Diyos, huwag! Pag sinabing huwag, bawal yun! Talagang nag-utos po ang ating Panginoong Diyos kay Moises na gumawa ng rebulto ng kerubin. Hindi po masama na magkaroon ka ng larawan ng sinuman. Ang masama ay gagawa ka ng larawan at ituturing mong Diyos sa paraang sasambahin mo ito at luluhuran. Ang katibayan, babasa ang ating kaibigan sa Exodus 20:3-5. Basa! Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanig. Sinabi na ng Diyos, huwag! Pag sinabing huwag, bawal yun! Sinabi na ng Diyos, huwag! Pag sinabing huwag, bawal yun! Pumapayag po ba ang ating Panginoong Diyos na ibigay niya yung kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapurihan sa mga larawang inanyuan? Pakinggan niyo, Biblia ang sasagot. Isaias 42, ang talata ay 8. Pakinggan mo. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian
ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inan. Bakit mo dadamitan ng magagarang damit? Bakit mo pupunasan upang ikaw ay gumaling sa iyong Now, sabi ni Israel Nono Ponce, no? Pagsamba daw, no? Ang ginagawa natin sa ating mga rebulto at larawan sapagkat atin daw itong dinadalanginan, atin daw itong pinupunas-punasan upang gumaling, atin daw itong dinadamitan ng magarang damit, no? Sa Biblia, di ba? Mababasa natin doon na gumamit po ang Diyos ng rebulto, no? Upang gumaling ang mga tao. Yun yung gintong ahas na pinagawa niya. Pero nung sinamba ito, ay ipinasira ito ng Diyos. Kaya nga tayo mga Katoliko sa ating Catechism of the Catholic Church ay walang inutos, no? Walang inutos na tayo ay dumalangin sa mga rebulto. Ang tingin siguro ng mga iglot na ito, total, ay nakaharap tayo sa rebulto o may larawan, ay sinasamba na natin o dinadalanginan ang mga rebulto at larawan. Pero, yung nasa puso natin, hindi naman yung larawan ang ating sinasamba at dinadalanginan, no? Hindi naman natin sinasabi, O larawan, dinggin mo kami. O larawan, sinasamba ka namin. O larawan, pakinggan mo kami. Hindi naman natin sinasabi yon, no? Ibig sabihin, namamaratang lamang ang mga ito. Sabi nga ng Diyos, huwag kang mamamaratang ng kasinungalingan sa iyong kapwa, no? Isa pa, ang sabi, pagluhod, no? Meron itong Sheila Marquez na tagahanga ni Israel Nono Ponce na galit sa akin, no? Inis na inis. Sabi niya, may sinabi daw ba na masama ang pagluhod? May sinabi ba daw ba si Israel Nono Ponce na gumawa ng rebulto sa kaluhuran? Ang sabi daw niya doon, pwede daw gumawa ng rebulto at larawan basta huwag dadalanginan at huwag luluhuran. Eh ang tanong ko sa kanya, lahat ba ng pagluhod, no? Sa larawan at pagpapatira pa sa Biblia ay bawal? Yun ang dapat sagutin nila. Kasi kung ganun ang kanilang premise, no, at saka argument, ay sila ang lilitaw dito na kasuklam-suklam at sinungaling. Sapagkat sa Joshua chapter 7 verse 6, si Joshua mismo lumuhod at nagpatira pa sa kaban ng tipan, no? Na naroroon ang larawan ng dalawang kerubin, no, nagawa sa ginto. Sabihin nila, eh, hindi bawal iyon kasi yun yung kaban ng tipan. Eh, sabi ng Diyos, huwag kang luluhod sa anumang bagay na inanyuan. Eh, yung tipan pa lang, kaban ng tipan pa lang, inanyuan na. Hindi naman yung Diyos, no? So, ano yung dahilan bakit ginawa yun ni Joshua? Sapagkat doon sa kaban ng tipan na may rebulto ng dalawang kerubin, kagaya din sa templo ng Diyos na na-adorn ng baka, no? Leon, palma, at kung ano-ano pa, mga may pakpak na beings, no? Iyon pala ay sumisimbolo sa Diyos, sa Shekinah, no? Yung presence ng Diyos, kagaya sa ating simbahan. Kapag nandoon ang mga larawan, nandoon din yung nakikita natin yung presence ng Diyos, no? At saka, dun sa sinasabi ni Israel Nono Ponce na bawal daw punas-punasan, no? Yung rebulto, no, bawal daw damit-damitan. I think sa damit-damitan walang problema dun, no? Kasi wala din naman nakasulat sa Biblia na si Felix Manalo lagyan siya ng silong, no, alayan ng bulaklak, lagyan siya ng ilagay siya sa frame, ilagay sa bawat bahay, i-display, no, gumawa ng chibi, gumawa ng mga kwintas, gumawa ng barya na parang si Manalo. Wala namang utos na ganun, no, sa Biblia. Pero mababasa natin dito sa Biblia, no, na
may batayan ang pagpupunas, no? May batayan ang pagpupunas sa mga banal, no? Parang sa mga larawan, sa mga banal na sinasagisag din nila upang tayo ay makatanggap ng grasya ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa Biblia. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb, no? When the body touched Elisha's bones, no? The man came to life and stood up on his feet. That's in 2 Kings 13:21. Tignan niyo, na-touch lang nung buto yung mga ay nung katawan ng patay na lalaki yung buto ni Elijah, nabuhay na siya, no? So, ibig sabihin, may batayan ang mga ginagawa nating mga Katoliko sa Biblia. Ito pa. She came up in the crowd behind Jesus and touched the end of his cloak. Yung damit ni Jesus, tinatch ng babae. And her bleeding stopped at once. That's in Luke chapter 8, verse 44. Ha? Sa Ebanghelyo, yung babae na may sakit, may hemorrhage. Sa pagdanais na yun siya ay magaling, gumaling, sa kanyang dakilang pananampalataya, tinatch niya yung dulo ng damit ng ating Panginoong Hesukristo at siya ay napagaling. No? Ano pa ang mababasa natin sa Biblia? As a result of what the apostles were doing, no, sick people were carried out into the streets and placed on beds and mats so that at least Peter's shadows might fall on some of them as he passed by. That's Acts 5:15. Anino pa lang ng apostol, nakakagaling na, no? Ano pa kaya ang pananampalataya natin sa Diyos, no? Hindi yung pananampalataya sa rebulto, wala yun. Kundi yung pananampalataya natin sa Diyos. Ito pa. God was performing unusual miracles through Paul. Even handkerchiefs and aprons he used were taken to the sick, and their diseases were driven away, and the evil spirits would go out of them. That's in Acts chapter 19, verse 11 to 12. No? Yung mga panyo, mga aprons, mga damit, tinatouch nila o binibigay, o ginagamit yung mga gamit ng mga apostol para sila ay gumaling. Tignan nyo, may batayan po yung mga ginagawa natin sa Biblia. Ang walang batayan ay yung mga iglesia ni Kristo na noong namatay si Eranyo Manalo, nag-iiyak-iyakan sila at umaatungal at gustong malapitan, gustong i-touch yung bangkay o yung, let's say, yung coffin ni Eranyo Manalo, no? Saka yung mga larawan niya. Nako, sila pala ang gumagawa niyan. Isang gawaing pagano ang ginagawa ng iglesia ni Kristo at kulto, walang batayan sa Biblia. Kaya ikaw, Mr. Israel Nono Ponce, lahat ng sinasabi mo parang misrepresentation at misinterpretation mo lamang. Okay. Sinabi na ng Diyos, huwag! Pag sinabing huwag, bawal yun! Na ng Diyos, huwag! Pag sinabing huwag, bawal yun! Ang pag-atungal ni Mr. Israel Nono Ponce na parang ministro na meron pang intonasyon, no? Na may kalidad nga daw po siya, no? Para hindi ako labanan, no? Kasi wala daw ako katungkulan sa Iglesia Katolika. Yun yung sabi niya. Kung hindi ba naman iyan karuwagan or cowardice, di ba? Ang sabi doon na Mr. Nono, bawal daw talagang gumawa ng mga rebulto, no, at larawan, no? Bawal. Bawal daw kung bawal. Paulit-ulit niya itong sinasabi. Pero mamaya ay makikita natin na itong mga iglesia ni Kristong ito, no? Sila talaga yung nagpupuri sa kanilang mga larawan. At ginamit niya yung sitas doon na nagsasabi na hindi daw ibibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kapurihan sa mga larawang inanyoan. Tama naman, no? Kasi wala naman tayong turo na ang larawan, no, ng Diyos ay nandoon ang kanyang kapurihan at ang kanyang kaluwalhatian
sila lamang ang nagpapalagay niyan. Sabi dun sa lata, sapagkat ipinagpalagay nila, eh hindi naman natin pinagpalagay. Sino ang nagpapalagay at umaakala na ang larawan ay inilalagay natin doon ang kapurihan ng Diyos? Sila, ng mga iglesia ni Kristo, sila, na mga sulpot, gaya ng Soriano, mga born again, etc. Lahat sila, sila yung umaakala, no? Na tayong mga Katoliko ay sumasamba sa larawan at inilalagay natin yung kaluwalhatian ng Diyos doon sa mga larawang inanyuan. So sila yung tumupad ng sinasabi nilang iyon, no? So wala na naman pong nabali si Israel Nono Ponce sa mga pinagsasabi niya, bagkos siya lamang itong pumalpak ng unawa sa Biblia. I suggest Mr. Nono Ponce, no? Gumamit ka ng exegesis at hermeneutics sa mga ginagawa mo. Maraming mga Katoliko, no, na pwedeng tulungan ka upang maunawaan mo ng husto ang Biblia at hindi dyan sa mga sinungaling mong ministro. Salamat po. Sa mga larawang inanyuan, eh, ano pa po ba ang kasamaan kapag ang isang tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakyapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalon niya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakaliwanag po ang sabi ng Biblia, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Alin pa ang hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Ang sabi, ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Sa madaling salita, mga bakla!